God alone. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Iniwala po tayo, hawak ng Diyos ang ating bayan. He is on the throne. Kaya kung sino man po ang pipiliin ng Panginoon, ay luklok sa ating bansa. Iniwala po ako, yun ang kalooban po niya. No? Kaya mahalagat po itong ginagawa natin ngayon kasi yan po ang prayer natin. Na tayo po ay bigyan talaga ng God-fearing leaders. Kaya simula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon para sa ating bansa, lalapit po natin sa Panginoon dahil niniwala tayo may gagawing pagkilos ang Panginoon. Special work dito po sa ating bayan. Kaya samahan niyo lang po ako, manalangin po tayo. Panginoon, naniniwala kami, Lord, mahal niyo po ang bansang Pilipinas. Kaya Lord, ito pong darating na election po namin. Sa Monday na po yun. Lord, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng guidance, ng wisdom, at ituturo niyo sa amin, Panginoon, kung sino po ang tamang presidente, vice-presidente, sa lahat po ng mga senators, governors, mayors. Lord, lead, Lord, the Filipino people, Lord, doon po sa mga right people, because we need the right people in this nation. At Lord, alam ko, Panginoon, you will give us wisdom, Lord, sa pagpili ng mga boboto po namin, Panginoon. Lord, mahabag po kayo sa aming bansa. Panginoon, tulungan niyo po kami. Ang bansang ito ay meron pong magandang inaharap, Lord. Dahil yan po, nagplano na kayo ng maganda para sa aming bayan. Marami na mga prophecy, marami na kaming narinig na itong bansa na ito, this will become the tiger in Asia. This will become, Lord, one of the best nation, Lord, in Asia. Kaya naniniwala kami, Panginoon, mangyayari lahat ng mga declarations, lahat ng mga magandang plano niyo sa aming bayan. At talong higit, Lord, bibigyan niyo kami ng mga righteous leaders. Kaya salamat po ng marami, pinagkakatiwala namin po sa iyan. At Panginoon, narito ang inyong mga anak, nagkakaisa kami, Lord, sa mga prayers na ito. Dinggit po ninyo, kahabagan niyo po ang bansang Pilipinas. Lord, yan po ang alam po namin, you are on the throne. Hindi niyo po hahayaan na magkamali ang aming bayan. Kaya Lord, panahon na para itama, Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang presidente, vice-presidente, senador, lahat, Panginoon, na maglilingkod na tapat sa aming bayan. Kaya Lord, sa iyo po namin niya pinagkakatiwala, aming Ama, naniniwala kami, Lord, kakahabagan niyo ang bansang Pilipinas. Amen. Dahil ang pag-asa namin, wala rin sa tao, Lord God, wala sa kung kanino mang kandidato. Ang pag-asa ng bayang ito ay naka Yesus lang. Amen. Nasa iyo lang po, ikaw lang ang pwedeng magbago sa bansang Pilipinas. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil lahat yan nakukuha sa prayer. Lahat yan, Panginoon, ay may tugon kayo dahil hawak niyo po ang bawat bansa, lalo na po ang bayang Pilipinas. Kaya Lord, kahabagan niyo minsan pa ang aming pong bansang Pilipinas, perlas ng silangan. Kaya salamat po ng marami. For the last time, I'd like to sing. I-declare po natin yan. Hallelujah. Sing the chorus. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Oh God, hallelujah, Jesus, we give you praise. We give you glory, we give you honor. Sige po, palakpan natin si Jesus.
Lahat po ng mga nasa live streaming, come on, lahat ng emoji ng palakpak dyan, bigay yan para kay Lord. At salamat po sa lahat po ng mga pumunta rito sa ating pong White House. Pagpalain po kayo ni Lord. Amen. Amen. Yes, at syempre, ibang iba ho kapag nandito tayo sa ating pong physical gathering, no? At hanggat makakapunta ho tayo, no? Ay, ang sarap po kaya talagang mag-praise kay Lord. Walang istorbo, talagang ibang iba po ang atmosphere kapag nandito po kayo. Amen, no? Lalo pa, no? May bata rito, nag-speaking tongues na, bata pa lang. Okay, yes, at pwede niyo po, no? Talagang ang church po ay pang pamilya yan, no? At amen. Pang sports pa. Yan. Amen. Maganda ito pong pag-aaralan po natin dahil yan po ay nasa Genesis 19:17. Wow, no? Kaya nung 1917 pa pala ito, no? Ano tayo, 2022 na. And Genesis 19:17. Okay. Isa-isang verses o isa-isang verse lang po ito, kaya madali lang pong tandaan. Okay, samahan niyo po ako maski po yung mga nasa live streaming diyan. Okay. Amen. Ready na po tayo? Sabihin po natin, I'm ready. Ready na tayo. Yes, no? Genesis 19:17, when they were safely out of the city, one of the angels ordered, "Run for your lives. And don't look back or stop anywhere in the valley. Escape to the mountains or you will be swept away." And then verse 26. Ayan, meron akong background dito eh. Medyo maganda po itong ano ko. Parang horror lang ng content. Suspense, okay. But Lot's wife looked back as she was following behind him. And she turned into a pillar of salt. And then in binanggit po ito, iron nyo po ah. Ilang libong taon nang nakaraan. Old Testament po ito, Genesis. Binanggit po ito ni Dr. Luke. Sabi niya sa Luke 17:32, remember, ano yan? Yan po pinaka, ano yan? Madaling i-memorize, eh, no? Remember Lot's wife. Kilala niyo po yan? Si Brother Ray, yung kanyang. Biglang ganun, eh, no? Remember Lot's wife. Si Lot, ano po yun? Lalaki kayo, no? alam mo natin yung kwento, no? Kung bakit ito binigyan ng judgment ng Diyos ang Sodom at Gomorrah. Kasi grabe ho talaga. Sobrang lalana ng kasalanan. Lahat ng addict, lahat ng drug addict nandun. Lahat ng mga homosexual nandun. Lahat ng kasalanan nandun. Lahat ng mga barbaric, lahat ng mga hired killers nandun. Lahat ng masasamang tao nandun. Nandun si Richard, nandun si ano, Nedejak lang po yun. Dati, nakatakas na lang. Nakaligtas. Kaya lahat po ng mga mababangis na tao na talagang kaya nagalit na ho ang Panginoon Diyos. Judgment na yun. Kaya buong Sodom at Gomorrah ay nakatakda na talagang puksain po ng Panginoon sa pamamagitan po ng fire. At bago yan, syempre, nakipagtawaran muna si Abraham. Paano ba naman, Lord, kung meron bang 50 ron, eh, gugunawin mo ba ba? Diba? Sabi ni Lord, sige, alang-alang sa 50 hanggang sa yun ang unang tawaran. Hanggang sa bumaba yun, sabi ni Abraham, parang yung aking pamangkin lang righteous doon. Kaya pinilang niya si Lot tsaka yung asawa niya. May dalawang anak. Sama niya na yung jowa nila. Tapos, siyempre, may mga magulang yun, di ba? Kaya 10 na lang. Kaya sabi ni Abraham, Lord, kung meron bang 10, gugunawin mo pa. Hindi, alang-alang sa 10, hindi ko gugunawin yan. Dahil nag-pray ka. Yun, no?
Kaya alam niyo po, huwag niyo i-give up yung prayer ninyo. Naririnig ka ng Diyos, no? Alam po ninyo, may mga pagkakataon na kinoconsider ni Lord yung mga prayers ninyo, no? Kaya walang imposible kay Lord eh. Dahil yung iba may cancer na, nataningin na ng buhay, pero dahil kinonsider ni Lord yung prayer mo, gumaling ka. Amen. Binigyan ka ng additional years, di ba? Yes. No, kaya alam nyo, lagi ho tayong mag-consult kay Lord. Talagang God is merciful. Lagay nyo nga po, God is merciful. God is merciful. Kaya nga, sinasabi sa atin po ng Bible natin in Matthew chapter 5, di ba? Ang ating pong Father is a merciful Father. Dahil nga, ganun, na dapat may judgment na, pero naiiba kapag may nagpipray. Hindi lang po nangyari yan sa Sodom at Gomorrah, di ba? Gugunawin na rin, naalala niyo po ng utusan ng Diyos si Jonah, di ba? Umalis po siya doon dahil talagang gugunawin na rin po ng Panginoon ang Nineveh, pero dahil nag-pray sila, again, naawa na naman ng Panginoon. Kaya ganun din po. Kaya pag tayo po ay patuloy na nagpe-pray, may nangyayari sa prayer natin. Kinoconsider ni Lord yung mga prayers natin. Amen. Pero palapakan natin si Lord, di ba? Kaya ako po, yan po ang prayer ko. Bigyan tayo talaga ni Lord ng leader na may takot sa Kanya. No? Kaya wala pa akong nakakalam. No? Minsan, yan po ang sinasabi ng survey, si ganito, si ganyan. Pero dapat, no, ang bottom line, hawak pa rin ni Lord. Amen? Pwedeng magbago ang lahat kapag kumilos po ang Panginoon Diyos. No? Kaya relax lang tayo. Ang prayer po natin, kung sino po iluklok ng Panginoon dyan, may gagawin si Lord. Yeah? Lagay mo nga dyan, may gagawin si Lord. May gagawin si Lord. May gagawin si Lord. Okay. Parang kanta yun eh, no? But anyway, ang sinasabi po dito sa atin, ito ay napakagandang warning din ni Lord sa ating lahat. No? Lalo na pag binasa niyo po ang Luke 17:32, remember Lot's wife. Yun lang, no? Naalala pa nila yun dahil yun na nga po eh. Ang bili ng Diyos kay Lot sa kanyang asawa, huwag lilingon. Huwag nang bumalik. Kasi nga, gugunawin niya ng Panginoon eh. Yung Sodom at Gomorrah, pinalalayo na sila kasi nga huwag na kayong bumalik dahil may judgment nang darating dito. Huwag lilingon. Lagay mo nga dyan, don't look back. Don't look back. Meron tayong kasabihan, di ba? Ang hindi marunong lumingon, pangit. No? Hindi marunong lumingon ay hindi makakarating sa kanyang pupuntahan. Pero ito po, mga kapatid, yun ay kasabihan. Pero dito, makikita ho natin kung ba't hindi sila pinalilingon. Bakit ba? Bakit hindi sila pinalilingon? Una, pagka ikaw po ay nag-look back, ayan na, ang totoo niyan, kung bakit nag-look back yung asawa ni po ni Lot, naalala niya yung dati niyang buhay. Paano na? Naiwan niya yung mga ari-arian niya, mga lipstick, yung mga ganito, lahat ng mga, hindi niya patanggap, hindi niya maiwanan yung dati niyang buhay. Hindi, maganda rin eh, paano na yung bahay natin, paano na yung ganito, paano na yung sakyan, paano na yung, napundar natin yun, Lot. Ano ba? Naalala niya yun. Hindi niya naalala na kayang palitan niya ng Diyos. Hindi niya naalala na si Lord ang nagbigay niya eh. Hello? At si Lord ang nagpapapunta sa iyo sa ibang destination. Kaya kung papupuntain ka man ni Lord, kaya kanya uling bigyan, kaya kanyang pagpalain. Amen. Kaya alam niyo po, mga kapatid, unang sinabi sa kanya kung ba't don't look back. Because when you look back, you will go back to your old self. Yung dating ikaw, kapag ka ikaw bumabalik ka sa dati, bumabalik din yung dati mong pagkatao. Yung mga lingon ng lingon, di ba? Pag lumingon ka, di ba? Yung iba, lumilingon pa eh. Lumilingon pag may magandang nakita, no? Si John Paul, cancer. Pagka kung dati kang
ang bisyo mo, di ba? Bisyo mo, inom. Pag nakakita ka ng nagiinuman, parang naglalaway ka, chat, di ba? Parang ganon. Sarap na na. Kaya ho, talagang don't look back. Pag binag-pop up sa cellphone mo, di ba? Yung babaeng walang damit, uy, okay ito ah. Di ba, Jomel? Kaya, yun po yung minsan maging aware po tayo dahil ang demonyo, paparadahan kanya talaga ng, you know, yung dati mong buhay. Alam mo yung dati mo, di ba? Di ba? Ang demonyo pa naman, napakasinungaling. Oo, ang ibibigay niya sa'yo, maganda, magandang chicks, di ba? Pero unbeliever. Oo, bibigyan ka nga ng lahat. Papaalala sa iyo dati mong buhay, dati mong bisyo, pero ang hindi niya sasabihin sa iyo, yung magagawa niyan sa iyo. Oo, alam mo naman, may asawa ka na eh, pero papainan ka pa rin ng babae. Pero ang problema niyan, ang hindi ipapaalala sa iyo ni Satan, pag ginawa mo yan, kasalanan. Tama ba yan? No? Kaya, importante po, do not look back. Kasi, ang lagi lang ipapaalala sa inyo ng demonyo, yung masarap sa una, pero hindi niya papaalala, pag ginawa mo yan, malulungkot ka. Wala hong masaya sa kasalanan. Tama po yan? Walang masaya sa bisyo dahil unti-unti kanyang papatayin. Kaya ito ay sinasabi sa atin, don't look back. Dahil unang-una, binago na tayo ni Lord. Lagi po natin panghawakan, I'm a new creature. 2 Corinthians 5:17. Those who are united in Christ is a new creation. The old has gone, the new has come. No? Kaya, kapag ka hindi po natin laging naiisip yan, ay papakita sa iyo ng demonyo yung old self mo. Ang totoo niyan, the true you is the new you. Ang totoong ikaw, bago ka na. Hindi ka na yung dating si ganyan. Hindi ka na, kung dating Marites ka, ngayon Maritos ka na. Ibang-iba na po tayo ngayon. Huwag tayong, kaya nga, pag naintindihan po natin yung verse na yon, when you know the truth, sabihin nga natin, when you know the truth, the truth shall set you free. Kaya huwag mong iaalis sa isip mo yung katotohanan. Dahil yan lagi ang magpapalaya sa atin. Oh. Kaya lang tayo nagkakamali, nagkakasala kasi nawawala sa atin yung truth. Ang naalala lang natin, ayo nga, masarap nga yun. Naalala ko nun ah. Pero ang totoo po yun, walang masarap po dun. Dahil pagka nakagawa ka ng kasalanan, wala hong nakagagawa ng kasalanan na masayang-masaya. Meron na ho ba kayo narinig dito na nag-testimony? I hope. Pero wala eh. Ang tagal ko ng Christian, wala pa hong nag-testimony. Alam nyo, mga kapatid, nung bumalik ako sa kasalanan, ang saya ko. Grabe, bless the bless ako. Ganun, wala hong ganun. Lagay mo dyan, walang ganun, no? Kundi, tandaan nyo po ito, walang tumalikot na nagtagumpay. Walang huminto na nagwagi. The moment you stop and look backwards, then failure comes. Kaya, pinakitaan na tayo ni Lord kung ano mangyayari sa atin pagka tayo po'y tumalikod. Kaya ho, meron sa Bible na prodigal son. No? Okay po ba yan? Nagiging prodigal ang buhay natin. Pagka tayo po tumatalikod, lumalayo ka sa Diyos, nawawala lahat ng pagpapala sa iyo. Akala mo lang masaya, akala mo lang maganda, akala mo lang kaya mo na. Pero sabi ng Bible, wala ka magagawa pag hiwalay ka sa akin.
Don't look back. At pangalawa po, pinapaalala talaga sa atin eh, remember Lot's wife. Ganun lang kasimple, no? Kaya maganda, andali lang i-memorize eh. Tama ba yan? Hoy, alalahanin mo naman yung asawa ni Lot. Eh, sino ba yun? Wala kang pangalan eh. Para hindi mo maalala. Iniisip ko, bakit kaya sinabi ni Lord, ni Dr. Luke, pinasabi sa kanya ng Diyos, alalahanin mo asawa ni Lot. Bakit? Ano ba maalala mo sa kanya? Ano ba alalahanin mo sa asawa ni Lot? Ano yun? Hindi sumunod sa Diyos. Diba? Tama po yan? Oh, ang ganda sinabi ni Jay, warning. Yeah. Ano yung warning na yun? Disobedience. Dito ho, mabigat pala yun. Ang aalalahanin, akala natin kasi yung hindi ka sumunod kay Lord, okay lang eh. God is so merciful. Pero tandaan mo, baka unti-unti kang nagiging haliging asin. Unti-unti kang tumitigas. Eh, nagkakaintindi mo ba tayo? Yung puso natin, nagkakaroon niya ng kalyo. Diba? Una, kinukonvict ka. Pero pagka ginagawa mo pa rin yung mali, nagkakakalyo na. Dating pagka nag-pray ka, umihingi ka talagang, Lord, patap. Pero po, pangalawa, pangatlo, parang okay na lang. Diba? Ano nga alalahanin mo kay Lot's wife? Alam niyo po, sa akin, mga kapatid, ganyan mo ba gustong maalala buhay sa'yo? Ako para sa akin, ano yun ha? Anong gusto mong alalahanin ka? Yun ba? Yung iyong disobedience? Kaya napakalaking warning talaga sa atin yun. Ikaw, ano gusto mong alalahanin ka ng anak mo? No, alam ko naman, isang araw, praise God. No? Malayo pa yun. Ano mo gustong alalahanin ng buhay mo? Diba, ang sarap yung, alam nyo, ako, hindi ko makakalimutan si tatay. Grabe, pag-prayer yun, nasa prayer yun. Oh, pagsunod kay Lord, grabe yun, matindi. Diba? You know, yung masarap alalahanin eh, yung laging ipagmama, yung nandun ka na sa langit, pero naririnig mo pa yung anak mo, naririnig mo yung kaibigan mo. Ay, ibang klase yan, si Doña Nid, ay, nako, lalo na yun si Doña Lisa. Nako, lalo na yun si Doña Josie. Puro mga babae binabanggit. Yun. Pero si Richard, ay, nako, mas matindi yan. Di ba? Grabe, di ba? Yung bang, di ba na, sa langit na tayo, pero ganun pa rin yung naririnig mo. Di ba, nako, grabe. Tignan mo naman yun, Lord. Ha? Anak ko yun. Paano mo gusto mong alalahanin ang buhay natin dito? Di ba? Kaya, always remember Lot's wife. At ang matindi po ron, ito na. Nangihinayang po talaga ako. Nangihinayang. Nakakahinayang lang ho dahil sino ba yung asawa niya? Si Lot. Yung tito niya, si Abraham. Nakapaligid siya sa mga men of God. Biro mo, nakapapaligira. Ikaw ba naman, di ba? Lagi mong kasama si asawa mo, si Lot, kumbat yumaman, binless dahil may takot sa Diyos. Ganon din yung kanyang tiyuhin. Nakita niya kung paano silang pinagpala ni Lord sa sobrang ang pagpapala, nag-iwalay silang mag-tiyuhin. Kitang-kita yun ang asawa ni Lot. Alam niya na ang kanyang asawa may takot at talagang imagine, pinuntaan pa sila ng ganun sila ka-special. Bumababa pa ang anghel para sila ay sabihan, warningan, para lang ganun sila ka-care, ka-love ni Lord. Danas po nila yon. Pero mag-ingat din po tayo, remember Lot's wife, hindi lang po yung kanyang disobedience, kundi yung kanyang greatest opportunity. Because you will miss your divine opportunity and testimony once na tayo po ay nag-look back. Nakakalungkot lang kasi pwede palang mangyari sa atin to, no? Ito nga yung devotion namin kanina. Pwede pala talagang mangyari na nasa paligid ka ng mga men of God,
Nasa paligid ka rin ng church. Pero you look back. Konting-konti na lang eh. Ayan na po, alam niyo po, ilang kanto na lang, safe na sila. Ilang kanto na lang, makikita natin na talagang ligtas na sila eh. Ito na, yan o, dyan na lang sa isang burol, dyan na lang kayo, ligtas na kayo. Grabe. Konti na lang. Isang kanto na lang ang pagitan. Sumablay pa. Kaya po, mga kapatid, sana maging napakalaking aral talaga sa atin ito. Na bawal huminto. Bawal po talagang mag-look back. Dahil pagka tayo po'y huminto, nag-look back, marami talagang mawawala sa atin. Marami kang mamimiss. Na sana may blessing ka. Kung nagtuloy ka lang, konting prayer na lang. Yeah. Alam mo ba, konting prayer na lang, nasa destiny. Konting prayer mo na lang, yung iniingi mong matagal, ayan na, oh, huwag ka nang huminto, huwag ka nang tumigil, huwag ka nang magbalak ng ganyan, hoy! Panahon na para dumiretso tayo, konting-konti na lang. Konting, sabi, lagay mo yung konting-konti na lang. Oh, konti na lang eh. Kaya nga, remember Lot's wife. Kaya nga, pinapaalala sa atin, gusto mo nang huminto, please lang, wag na muna. Gusto mo na mag-look, please, wag na muna. Mayroon pang wag na muna, hindi, wag na. Dahil, konti na lang. Ngayon ka ba ba ayaw, konti na lang? Ngayon ka ba ba, kapatid, susuko, jutay na lang? Konti na lang, kapatid. Konting dasal, konting panalangin, pagsunod. Ngayon ka ba ba hindi susunod kay Lord? Eh grabe yung mga pagsunod mo kay Lord. Alam niyo po, si Lot yumaman na ng gusto eh. Kaya nga naghiwalay silang mag-chewin, nakitang-kita niya yun. Ngayon ka ba ba hihinto? Maring ikaw, dinanas mo na, na-experience mo na ang love ni Lord. Marami ka nang na-experience na blessing. Ngayon ka ba ba hihinto? Yung iba, mga kapatid, nadanas mo na yun eh. Nakapag-tides ka na, nakapag-offering ka na. Alam mo na kung paano kang pinagpala ni Lord. Ngayon ka pa ba hinto? Konti na lang, oh. Sabi mo dyan, konti na lang. Sabi mo ulit sa kaliwat ka, konti na lang. Kaya wag po nating sayangin ito, mga kapatid. You may miss your divine opportunity. You may miss your greatest testimony in life. Ay, ang ganda sana ng testimony. Alam nyo, grabe, kitang-kita namin kung paano kami niligtas ni Lord. Lahat, grabe yung apoy, nakita namin talaga kung paano na-judge, kung paano nagpa-apoy sila. Pero kami, ligtas kami. Diba? Dumaan ang pandemic sa atin, ang daming nagkasakit, ang daming namatay, ang daming ganito, pero ikaw buhay ka, oh, hello! Ibig sabihin, may pupuntahan tayo maganda. Gagamitin ka pa ni Lord. Marami ka pa, kapatid, na mararanasang maganda dahil kung ba't ka buhay ngayon, kung ba't ka niligtas ni Lord, hallelujah! May kwento pong parating sa'yo, may history ka pa, may story ka pa, lahat na magaganda, kapatid, na inianda ni Lord. No eye has seen, no ears have heard. Hindi mo pa nakikita yun. Parating lahat yan. Huwag ka lang ihinto. Because the moment you stop, your blessing will stop. Kaya kapatid, tama yung ginagawa natin. Tuloy lang. Konti na lang. Kang ihinto, remember Lot's wife, naging haliging asin. Naniniwala po ako, napagandang paalala ho sa atin ni Lord to. Dahil lahat ng huminto, tapos na yung istorya. Pero tayo, may maganda pa tayong istorya. May magandang pupuntahan pa yung buhay natin. At isang araw, yan ang maririnig natin sa mga anak natin. Yung nanay ko, yung tatay ko, grabe pag nag-pray. Pagka-worship pa, nandun kagad sila. Walang hintuan yun. Kaya naniniwala ako. Hallelujah. Yan ang ipapasa natin sa next generation natin. Yan ang ipapasa natin na magtutuloy sila kay Lord. Hindi hinto hanggang katapusan. Hello, amen?
Sige po, tumayo po tayong lahat. Pasalamat tayo kay Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. You're wonderful, you're great. Sa lahat po ng mga hindi hinto taas ang kamay, sa lahat ng alam mo, kapatid, hallelujah, may pupuntahan ka pa. May maganda pang plano si Lord sa buhay natin. Huwag kang pipikit hanggat hindi mo mararamdaman, makikita yung mga pangarap mong malalaki. Hallelujah. Kaya binigay ni Lord sa iyan, mararanasan mo yan. Hello. Oh my God, thank you. Kung ba't ka niligtas ni Lord? Dumaan ang pandemic, ligtas pa rin tayo, binuhay tayo ng Panginoon Diyos kasi may inilalaan siyang magandang testimony pa sa iyo. Mararanasan mo pang mas marami pang pagpapala. Amen? Yes? At kung naniwala ka, just raise your hands. I'll just pray for you. Lord, salamat po. Totoong merong kaming Diyos na nagplano ng buhay namin para gumanda. Panginoon, salamat po dahil ang mga problema na minsan kinakarap namin, Lord, ay hindi para kami, Panginoong Diyos, ibagsak. Hindi para, Panginoong Diyos, Lord, kami, Panginoon, ay panghinaan ng loob. No, no, no. It's just only a setup, Lord. Kaya salamat ng marami, Panginoon, dahil, Lord, naniniwala kami, may magandang plano pa kayo sa aming buhay. Amen. God, thank you. You have really a great plan for your people. Yan po ang sinasabi ninyo. Kaya, Panginoon, salamat po dahil ayaw naming maging haliging asin. Ayaw naming huminto. Ayaw namin, Panginoong Diyos, maging estatwa na lang. Ayaw namin, Panginoon, Lord, na hanggang dyan na lang maabot namin. Kundi, Lord, we'll go for more. Because you're the God of more than enough. Lord, please, hallelujah. Salamat po ng marami. Dinideclare ko po ngayong gabi, Lord, parating ang mas malalaki pang pagpapala. Parating, Panginoong Diyos, Lord, hallelujah, na envision namin, Lord, palaki ng palaki mga blessing na parating sa amin. Marami pa kaming vision, mission na pupuntahan. Marami pa kaming mararanasan, Panginoon, Lord, na mga greater things na hindi pala nararanasan ng buhay namin. And we thank you, Lord. At dahil po dyan, nagpapasalamat kami sa tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat. And I like you to worship God right now. Hallelujah. Thank you, Jesus. God, Lord.